Hi guys! Welcome back to Evrythng MNL. And today, mag-isa ako, as you can see. Ngayon, I will show you a quick, not really quick, pero I will show you a creative makeup. This is something that I do by myself at home. Tapos, pinapost ko lang sa Instagram. Pero hindi ko kasi talaga pinapost yung process ko kung paano. I like creative makeup. So, when we say creative makeup, I will show you some of the looks that I did last year. Now. And ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. And today, dahil malapit na mag-Valentine, sinyo naisip ko na theme, papakita ko sa inyo how I went from this to this. So, find out how I did this look. So, gagawa ko ng mga pose-pose. And kung gusto niyong malaman what the products are na andito sa mukha ko, napakadami po. Keep on watching. Back. So my step zero is actually to get my hair out of the way kasi may buhay yung buhok ko. And my next step is actually skincare. Dapat hindi nawawala. And I do this especially kapag creative makeup because you put on a lot of things. Minsan I use face paint. So mas maganda na merong maayos yung skin mo at saka may barrier siya. Also dahil maraming tagging at saka products nilalagay, nabubugbog yung mga, yung balat mo, mga besh. So, kailangan alagaan. Tapos, titinginin naman yung nangyayari pag hindi nyo inaalagaan. Ayan, katulad yung may breakouts mo. So, moist, hydrate. Well, clean your face first. Hydrate and then moisturize. Give it a little time para ma-absorb niya yung product. So, what I do is this. Parang nilalagay-ilagay ko lang siya. Massage mo sa face mo. So yan, moisturize, then sa lips. Hindi lang sa creative makeup though, pero more so ba creative makeup ang ginagawa ko. Right, so normally, ang una ko nilalagay na base talaga, especially pag mga everyday look, eh, napansin nyo naman, is foundation. But this time, because we're working with intense colors, unahin ko muna yung eye area. Tsaka ko ilalagay yung sa foundation. That is because para pag may mga fallout at saka nagkamali, hindi mahirap tanggalin lahat. Okay. So, i-zoom ko lang to para mas makita nyo kung anong nilalagay ko, ginagawa ko sa eyes ko. Medyo makikita nyo yung mga chismis na ibabao natin mamaya. But, here we go. And a concealer or eye primer is better for this kasi mas lumilitaw yung kulay. And also, mas madaling i-blend. So one thing about creative makeup guys, until matapos siya, minsan it looks crazy. And if you like to try this or you try this tapos you gave up kasi parang it's not coming together, just keep on going. I will set this with a little, hindi bake but just set the eye area. Kasi kapag wet pa siya at salay ka ng kulay, mahirap siya i-blend. For this look, I will be using Blood Sugar by Jeffree Star Cosmetics for my eyes kasi maraming pinks and reds. Napaka okay itong gamitin sa mga creative makeup kasi pak yung kulay. And for the base color, uunahin kong ilagay si Cherry Soda. Lagi ko siya sa buong eyes ko. Siya na yung parang pinaka base color at saka siya na rin yung transition color. Diba? Pigment kung pigment si Bex. And that's the reason why medyo particular kami. Kapag creative makeup ang ginagawa mo, medyo dapat pack na products ang ginagamit. Lately naman, umu-okay na yung local products, in all fairness. So for this look, I will do a cut crease. Okay, so tip ko lang, whenever you're doing a cut crease and you have the same eye type as me na monolid, pag nag-cut crease kayo, usually ginagawa natin, pinofollow nyo yung socket nyo. Ako ginagawa ko, lalayo ko siya ng concealer tapos igaganon ko yung mata ko para kumalat siya sa taas. Kasi that's exactly where your socket stops. So I'll go back dun sa concealer and put a little bit higher than that. Kasi, ang mangyayari, kapag, napansin nyo to kapag monolid kayo,
hindi nakikita yung nilagay niyo dito sa haba kasi natutupit. So, ang ginagawa ko, I'm creating an illusion na mas malaki yung space dun sa ice ko. So, inaangat ko lahat. So, dito sa concealer na nilagay ko, hindi ko pa siya sineset. Dito ko ipapatong etong candy floss para mas mag-pop yung kulay niya. Okay, looks good? Hindi pa? Sabi ko nga sa inyo, hanggang hindi ka matapos dun sa last step, it doesn't come together pa. Pero, okay siya. Ganyan siya, nag-delay yung mga foundation, if you will. And next is, maglalagay ako ng darker color dito. Good luck sa akin. Para may dimension siya, hindi lang siya two colors. So, I will use fresh meat from the same palette. Nalagay natin siya right after nung pag-stop nung cut crease. Kasi para hindi lang siya dalawang kulay. And then, I'm gonna go in with, ano to? Para sa sabi. Intravenous? Is that a word? Inugal talaga ni Bex. Because you learn something different every day. And Google is your friend. Okay! So it's actually a real word. It's an adjective. It means existing or taking place within or administered into a vein or veins. Oh, so parang sa sinasabi, intravenous? Intravenous? Intravenous. Ay! Wait lang, ulitin natin. Intravenous. Oh, kailangan ganun magsabi, intravenous. May ano, may husk-husk. Balik tayo kunwari. Ulitin ko lang, guys. I will dip into this color intravenous. Kailangan ganun pagsabi, ma-art. Okay, so parang ito na yung look na gusto ko. Tatapusin na lang natin yung outer. So, I will go back with the same tapered brush na ginamit ko kanina for my base color. And go back sa intravenous. Siya yung parang pinaka-darker color sa labas, going out. Yeah. So, other people, when they use other, ano, parang a different color sa eyes nila, they use a clean brush. I mean, I also do that, pero meron kasing for me lang ha, may times na when you use the same brush, it blends the colors. So kahit na magkaiba yung kulay, may konting parang nagiging magkapatid sila, parang ganon. So babalik ako sa fresh meat to be your transition color from here to here. And then I will go back lastly with cherry soda, yung ginamit ko na base color, to smoke this out. Yan. Para parang lumabas pa rin siya. I'm gonna go back dun sa inner corner para pahabain pa yung, palakihin pa yung mata ko. So maglalagay na ako ng eyeliner. So, ang gagawin ko is a very intense cat eye. Ooh! Tapos din yung isang eyeliner. Di ako humihinga, mga Bex. Kabila naman. So, hinga muna ako sandali. Okay. Hindi siya pantay, Bex. Balikan ko lang sa dali. Ayusin ko lang. Okay, so bago ko gawin to sa baba, next muna natin yung kilay because what? Kilay is life. I am going to be using Sunny Space Life Brow Grooming Gel in Warm Brown. Okay, so trick sa kilay. Pag nagalagay kayo ng key lights, gusto niyo na medyo may korte siya. As opposed dun sa Korean style na straight lang. Huwag niyong aangat
yung kilay nyo. Yung parang nakaganon agad yung kilay nyo. Kasi ano nangyayari, akala mo, curved yung pagkakalagay mo ng kilay. Pero pag nirelax mo yung kilay mo, straight pala. So, that's what I do. Tapos, tumutungo ako ng konti. Yun. Kasi kapag galing ka sa taas, ganun yung nangyayari din. Parang akala mo curved yung nilalagay mo, yung drawing mo sa kilay mo. But it's not. So, I have learned from my lessons. Okay, so kilay done, eyes done, rest of the face, and then yung under eye. I will be using a poreless putty primer on my face. I'm using e.l.f. in Universal Sheer. In fairness, ah, first time kong magamit si e.l.f. and wala kasi yung may-ari. Nag-shopping-shopping lang ako dito sa mga gamit nila. And I really love this. Bibili ako neto para magkaroon ako ng ganito. Maganda yung texture. And then, I'm gonna be using yet another product that's not mine. Estee Lauder's Double Wear. Maganda to. Sobrang ganda ng foundation na to. Ayan. So, parang finally, meron ng point yung pagbibili namin ng makeup. Ganyan. Ayan. So, I am done with my foundation. So, ginagawa ko, nilalagay ko siya sa brush. Tapos, para matanggal yung mga streaks. Kasi hindi may iwasan yun, gumagamit ako ng beauty blender. So, bakit hindi ako nag-beauty blender all the way this time? Kasi mahal yung product, masasayang lang, kinakain ng beauty blender. Eh, hindi sa akin to. Para makatipid ng konti. Maglagay muna ako ng concealer. Para matanggal ang bakas na hindi tayo natutulog. Kakatrabaho para mabili ng mas maraming makeup. And then set. And then now is the time para ibalik lahat ng dimension na tinanggal natin sa face natin. And then dahil this is a Valentine look, kahit na medyo nasa ano, pupush natin ng bongga-bongga yung blush. Kasi kunwari parang, ay, nag-blush ako. Ganon. You know it. So, babalik ako lang yung under ng eye kasi hindi pa yan tapos, mga Bex. Akala nyo ganyan lang yun. Babalik tayo. Okay, so dahil red yan, i-blend ko yan. I-smoke out ko yan using Tang Pop from the same palette. And then, same dun sa eyes, I go darker as I go sa outer na part. So, I'm gonna dip into the color Coma. Hirap naman si Bex, Coma. And para medyo darker siya, magkaroon ng definition. Isi-smoke out natin siya later on. And then, lastly, going back dun sa Tang Pop, yung medyo lighter na color, para lang i-smoke out ko siya. So lastly, babalik ko lang ako dun sa candy floss. Dito lang sa pinaka inner corner. And then, gusto ko pa siyang mag-pop. So I'm gonna using the Metallics by Detail Makeover. This is actually a local brand, guys. At mabibili niyo to sa mga SM malls. I think meron silang ano sa mga Watsons. Ipapatong ko lang siya dito. Para lang mag-pop yung inner corner. I'm also gonna use that na rin ipapatong ko siya dito sa my brow bone. Diba? Hindi po siya tapos. Diba ako tapos sa ano, maglalagay pa ako ng lastly, eyeliner sa ilalim. And then, lashes. Okay, so happy na ako. Finally. Happy na si Bex dito sa eyes na to. Actually, you can stop here. Maglagay niya lang kayo ng mascara or kung meron kayong false lashes, tapos lips, okay na. Pero I'm gonna take it a step further. Meron akong ilalagay sa inyo para magmukha talaga siyang kakaiba. Okay, so para doon sa little hearts na ilalagay ko na parang medyo parang freckles ang dating.
think of yung mga filters sa Snapchat na magkakaroon ka ng mga hearts, yun ang try, itatry ko na gawin. I'll be using Inglot's lipsticks. I-map out ko muna kung saan ko sila ilalagay para mamaya babalikan ko. Para ma-space ko sila ng maigi. So I'm using a spot liner. It has to be this small. Actually, kung mas maliit, mas maganda. And then, ang ginagawa ko sa kanya is, ilalagay ko muna siya dito ng pagalon. So, gagawa ko ng V. Ayan. Tapos, pag-ilalim. And then, ang gagawin ko is, mag-line ako mula dun sa parang pinaka-V sa taas. Para yung parang pinaka- buntot ng heart. Tapos, i-fill ko siya. So, eto na siya! Ang pagsapagal ni Dex! So, konting-konti na lang, guys. Actually, tapos na yung parang pinaka, ito na yun, lasa tong lips. I'll be using the same lipstick set from Inglot. Watching, and thank you, Lord, na natapos na ako. Ang tagal na ito, guys. Pag pinanood nyo to, probably what, 10, 12, 15 minutes at most. Pero, sobrang tagal. Naubusan kami ng film. So, ito na ang final look. Ang ganda mo, Bex! And hopefully, nagustuhan nyo. If you want to recreate this look, tag us, comment nyo, tignan namin, panoorin namin, para alam namin na matagal din na natapos. I am so happy with this look, the colors that I used, at tsaka, ano ba yung gagawin ko sa look na to? Bili akong tinapa sa February 14. Tapos, sasampalin ko lahat ng mga nag-date. Masasigaw ako ng hashtag walang forever. So, pag may nag-trending na babaeng baliw, na may heart sa mukha, ako yun, guys. Ito yung look na yun. Guys, thank you so much for watching this video. And if you like this video, please don't forget to subscribe to our channel on YouTube, like us on Facebook, and follow us there. Tapos, comment-commenting kayo kung meron kayong gusto ng mga i-recreate namin ng look. Sige, go lang. Kami mag-spend ng time para sa inyo. That's it. Thank you so much for watching and happy Valentine's! Sana mag-break kayo.